Miller Broadcasting Company. Giving you more music and best variety. This is 106.3 Radionati. Your friendly radio station, Radionati. Karapatan ng mga kababaihan, karapatan ng karamihan, iba't ibang pananaw, bibigyan ng linaw. Dahil dito, mahalaga ang opinion mo. Pulso ni Juana. Pulso ni Juana. Kasama ang mga eksperto at Gender Development Office ng Calamba City, sasagutin ang mga katanungan mo. Pulso ni Juana. Pulso ni Juana. Hali po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radio at tagapanood sa Facebook Live. Muli niyo po kaming samahan para sa isa na namang oras ng makabuluhang talakayan. Mga kapulso, ako po, si Naya. Sama-sama po nating pag-usapan ng mahalagang impormasyong tiyak na makatutulong upang mas maunawaan natin ang ating mga karapatan at maging ang ating mga responsibilidad para sa isang mas maundad na siyudad. Ako po, si Nancy Aureliosa Castro. Matuto, makinig at makiluhok dito sa Pulso ni Juana. So yan po ma'am Nancy po. Kamusta naman po ang ating long weekend? Yeah, actually nag-enjoy ako nung long weekends. Yan, humiga, nagpahinga. Nakaka-enjoy talaga. Yeah, nakaka-enjoy, di ba? Kaya lang medyo mahirap din dahil nga ECQ na rin yun eh, no, nung time. So medyo limited na rin ang paglabas. So yan. Pero masaya naman kasi at least nakapagpahinga tayo ng kaunti. Hindi magpapasaway. Stay home talaga. Sarap. Ang sarap ngang humilata sa bahay, magpahinga, manood ng movies. Gusto Netflix, mo. Netflix, lahat. Talagang movie marathon. At syempre higit sa lahat, masarap pong makasama ang pamilya sa panahong yun. Di ba po? Yan. So, hindi pa po natatapos ang ating ECQ episode. Extended po ang ating ECQ. At nga pala, bago po ako magpatuloy, binabati po namin ang aming kapulso, si Miss Mary, kung nasan man po kayo ngayon. Kayo po ay... nagpapahinga siya. Opa, nagpapahinga. Oo. Kayo po ay patuloy magpahinga at... iintayin po namin kayo sa inyong muling pagbabalik. Yes, mamimiss kita. Dati ako nagpahinga, ngayon ikaw naman. Bawi-bawi. Yan. So ngayon po, extended po ang ating enhanced community quarantine or ang ating ECQ. Sa amin pong barangay, totoo po talaga, pinapatupad po talagang mahigpit yung 6 p.m. na curfew hanggang 5 a.m. ng umaga. Pagdating po ng alas 6, meron na pong parang, alam niyo po yung moving purge? Yung meron silang magwawangwang na sa lugar. Talagang tutunog po siya, parang may emergency. Parang ano po siya, sinasabihan ng mga tao na, alas 6 na, magsipasukan kayo sa bahay ninyo, wala nang lalabas. So, sa barangay po, meron po talagang ganun. Kaya aware po ang lahat. Pagdating po ng alas 6, dapat wala nang tao. Wala na talaga. Kasi meron po sa amin na emergency naman po, kaya nangailangan siyang lumabas. Okay. No, so na napansin niya sa may nung napasilip po siya, talagang wala talagang tao. Nang tao. Oo, wala talaga. So, malungkot, no? Pero tama naman. Safe naman. Opo, yes. Oo. Tama po yan. So sa amin naman, dahil kami nasa loob ng Camp Vicente Lim, no? So makikita mo yung mga checkpoints na mga pulis na kino-question nila yung mga lalabas, papasok, na yan. At saka yung pag-wear ng mask. So yan. Opo. So dati noon, yung mga bata ay... labas ng labas, yan, pasyal ng pasyal. So ngayon, medyo na wala na siya sa sa kalye. Bawal na talaga. Talagang pagdarating ng alas 6, kalaan yung merong ano. Alam niyo po yung mga sinaunang bata na papaluin sa puwet kapag nasa loob. Nanalakbo po talaga yung mga tao. At saka noon kasi kami, nung alas 6, pag alas 6 na, magdadasal na yun. So ganoon, mas maganda nga kung sana yun ang practice, no? Pag alas 6, papasok, tapos family, prayer. Opo, ganun siya. So yan. So syempre po, bukod naman dyan sa ating curfew, isa lang po yan sa mga sinusunod natin na guidelines ngayong ECQ. At syempre para na rin maiwasan natin ang pag-spread pa ng COVID, no? So aside po dyan, syempre dapat hindi po natin kalilimutan yung mga safety measures, yung atin po pag talagang kailangan po natin lumabas and kahit po sa loob ng bahay. So ano-ano po ba yon? Ito po ay by WHO. Uh-huh. Yan.
So una po, lagi naman po nating alam, lagi po nating linisin ang ating mga kamay. Yeah. So don't give COVID-19 a chance. Huwag niyo pong hayaan na magkaroon ng chance ang COVID na pumunta sa ating mga kamay. So let's sanitize, maghugas ng kamay, mag-alcohol. So yan po. Kapag tayo uubo, kasi hindi naman po kamot umubo ka, may COVID ka na. Oh. Siyempre, minsan, hasamid ka or whatsoever, or kung ano man yung dahilan. So kung ano mang pag-ubo yan, pag-sneeze or pag-hatching, protektahan niyo po ang sarili ninyo at saka yung iba. So mag-cover po tayo. Yan. Protektahan po natin ang ating sarili from the diseases at saka yung ibang tao rin naman. Tama. Don't touch your mouth, nose, eyes unless hands are properly sanitized. Iwasan po ang pangangamot ng mata. Mm-hmm. Actually, meron po akong nakilalang ganyang kapatid ko. Nung simula po nung nagsimula, yung unang bagsak po ng ECQ sa atin. Yan, nasaksi na daw si Miss Mary. Yan, nung unang bagsak po ng ECQ sa atin, nanggaling po siya sa labas. Kinabukasan, mag-i-ECQ na daw. Alam niyo po talaga, hirap na hirap siya. Hindi siya makahawak sa mata niya, mm-hmm. sa kamay niya. Sabi niya kasi bawal daw magkamot ng mata, bawal daw magkamot ng ilong, ng kung ano man. So, talagang pigil na pigil. At yun naman po ay tama talaga. Lang. Kailangan linisin muna ang yung kamay. Mm-hmm. Mm-hmm. Isa pa po, ito po yung isa sa pinaka. Avoid crowded places at limit time in enclosed places. Halimbawa po, hindi talaga, muna, iwasan natin na tayo ay nasa isang lugar na madaming tao, na dikit-dikit pa. At pangalawa, kung hindi natin may iwasan, kasi kailangan po talaga nating sumabak, ilimit po natin yung oras ng pagtigil dun sa lugar na yon. Mm-hmm. Alis po tayo agad. Siyempre. Isa pa po, kung kayo po ay madami, i-avoid po natin na tayo ay dikit-dikit 1 meter away. Keep mm-hmm. viruses at bay. So, yun po. Isa yun sa mga ilan po yan sa mga pwede nating gawin. At sabi nga, kung pwede nga na ilimit natin yung pakikipag-usap. Yes. No? So, hindi na kailangan na yung mahabang usapan. Kailangan mga kung ano lang yung point to point na lang. Ngayon ang diretsahan na agad. Wala lang mga pabebeng salita. So, kapag pag nangailang ka ng pera, pautang. Diretso na. Pag naman sabi mong wala. Diba? Diretso na. Wala nang paligoy-ligoy na. Kasi marami akong, diba? Wala na. May kwenting history kung bakit ka mangungutang. Wala na. Diretso na lang. Para ang sagot, diretso din. Mm-hmm. Wala. No, so, another is, ito yung pinakaano natin, no? Wear mask outside your home. At even nga sa loob ng bahay, mm-hmm. kung po pwede. Especially, kung katulad ko na frontliner, so, may kasama ka sa loob ng bahay mo. So, kailangan, kahit naman hindi ka nasa labas, kailangan nasa loob din, uh-huh. ay mag-wear ka rin ng mask. Kasi may kasalamuha. May kasalamuha ka. At hindi na day-to-day kasi lagi ako labas ng labas. So, kailangan din na maprotektahan natin yung mga nasa loob. Uh-huh. At sabi, meron pa pong dinagdag dyan sa atin yung face shield, may face shield pa, paglabas. So, sabi nga natin, para paglabas natin, meron tayong face mask at may face shield. So, kung gagala man tayo o aalis at lalabas ng bahay, tayo ay protected. Tama po. Protected tayo at the same time, maprotektahan din natin yung makakapwa natin. Yes. Okay? So, open doors and windows, sabi yan. So, kung ang bahay mo ay kulob na kulob, so once in a while, kailangan mo din siyang i-open. Opo. No? Yung, maski yung offices natin. Opo. No? So, kailangan natin papasukin din natin yung init ng araw. At palabasin din natin kung ano mang meron hangin sa loob. Actually, ma'am, sa kotse, pwede rin siyang i-apply. Di ba po? Kapag, syempre na, sakay at baba tayo sa kotse, mm-hmm. galing tayo sa labas. So, maganda rin daw po, once in a while, bubuksan niyo yung sasakyan niyo para pasok labas yung hangin. At the same time, kung pwede mag-disinfect ka din, better, di ba? So, para daw tayo ay makapaglanghap ng sariwang hangin. At sabi nga, mag-flow yung hangin. Okay? So, at ito yung talagang gustong-gusto ng gobyerno na mangyari sa atin, kaya tayo ini-ECQ. Mm-hmm. Stay at home if you're not feeling sick. Or, ngayon, stay at home tayo. Ngayon, mm-hmm. lalo na kung ECQ. Hindi man kayo may sakit, pag minandato sa atin ng ECQ, huwag na tayong lalabas. Opo. Hindi naman po kasi sinabing, ang mga may sakit sa loob ng bahay, yung wala sa labas. Lahat, sabi. Lahat tayo, pag lalo na ECQ, mm-hmm. no? Seek medical care and act quick. Sabi nga dyan, kung masama pakiramdam mo, better yet, huwag ka nang pumasok.
para naman sa ganon, maprotektahan din natin yung mga katrabaho natin. Opo. At the same time, sabi nga natin kung para hindi lumala, mas maganda magkonsulta na tayo. Opo. Sa ating medical practitioners. Yes. No? Then, get latest news from trusted sources. So, sabi dyan, trusted sources. Mm-hmm. Ha? Kasi maraming news, no? So, fight the virus with this resources. So, mamaya, meron tayong mga ilan na pwede nating i-share na sa palagay naman natin, makakatulong din naman sa kanila. For prevention. Yes. Okay. So, yan yung ating mga safety measures natin na galing sa World Health Organization. So, yan po. Nakita ko po kanina. Nagtanong tayo, Miss Mary, kung nasaan ka man. At sumagot po siya, nasaan po ang ating Si Miss Mary. Nasa kusina daw. Napaka-specific po ng iyong sagot, Miss Mary. Nasa kusina siya. So, stay put ka lang po dan at makinig. Samahan nyo kami sa pamamagitan ng pakikinig. Yan. Yeah. So, sa mga gusto po nating makijoin, katulad po ni Miss Mary, kayo po ay pwede pong mag-comment sa ating Facebook Live. Pero, syempre, bago po tayo magpatuloy, bigyan po muna namin kayo ng isang awitin.
what a journey po talaga. At hanggang ngayon ay nasa journey pa rin po tayong ito ng pandemya. Pero syempre, kahit na po tayo ay patuloy pa rin sa pagsabak sa sitwasyon natin ngayon, hindi po tayo nag-lose ng hope. Hindi po tayo nawawala ng pag-asa. At patuloy po tayong lumalaban hanggang sa matapos na po ang pandemyang ito. Yan. So, sa panahon po ng pandemya, kamusta naman po kaya ang ating mga kababaihan? Yan. So, noong mga nakaraan po kasi nating episodes, na-discuss po natin yung ilan sa mga karapatan at responsibilidad din po ng mga kababaihan na may kinalaman sa pagkapamilya po. Oo nga, Naya. At ngayon, bibigyan naman natin ng pansin ang mga mandato na may kinalaman sa security and health ng mga kababaihan, lalo na ngayong panahon ng pandemya at ECQ. Yan, tama po kayo dyan, ma'am. May nabasa po kasi ako. So, ito po ay isang ayon po sa isang study na ginawa last year from April to June. Galing po ito sa UN Women. The title po is Gender Dimension of COVID-19 in the Philippines. So, tinignan po dito yung sitwasyon ng Pilipinas during the pandemic po. Yan. Sang-ayon po sa kanilang nakuhang data, ito po yon. On the average daw po, 8 people a day are sexually assaulted. Oh. So, 8. 8 po sa isang araw, on the average, ang na-assault sexually. Mm-hmm. At meron din po tayo dito na over 1,200 cases of crimes against women and children were reported during March and April. Mm-hmm. So, diretso po yung crimes against women and children kahit na po meron tayong pandemic at kahit na may lockdown. Yan. 602 rapes from 17 of March to 23 of May. So, meron pa rin pong reported na cases ng rape. At tatlong beses po na nag-increase yung dami po na nare-receive na information tungkol po dun sa online sexual exploitation po ng mga bata. Ito po ay nung panahon ng March hanggang May 2020. Yeah. Sabi nga, hindi naman kasi como lockdown ay tigil na ang pang-aabuso. Opo, opo. So in reality talaga, so may mga cases pa rin naman kaming natatanggap. Actually, last week meron kaming na-rescue na isang bata, no? But unfortunately, nung ni-rescue natin siya, so akala namin mapapauwi. But amin siyang pinaswab, so medyo nag-positive yung bata. Okay. So temporarily naka-quarantine, nasa shelter siya ngayon. Mm-hmm. No? Na ang nakakalungkot pa nga dyan, yung mga abuser ay kasama ng biktima nila sa bahay. Opo. No? So hindi rin natin nakukonsider na safe place ang bahay natin. Kasi minsan, kapamilya pa ang gumagawa. Ang gumagawa, no? So dapat talaga ay strict supervision ng mga magulang o mga guardian ang ibinibigay sa mga bata. So ngayon, marami siguro ngayon kaya dapat ang mga parents din, sinusupervise din. Ano na yung, dahil nga lockdown, so more on sa computer ang mga bata. Opo. So titignan din natin saan ba sila napuntang mga sites, no? Mm-hmm. At the same time, sino ba yung mga kausap nila? Kasi minsan, maririnig na lang natin na may kausap sila online. So baka mamaya magkaroon naman ng online abuse din yung mga bata natin. So kasi, kailangan natin bantayan. Opo, techie na po kasi ngayon ang mga kids, ang mga bata. At syempre, maraming means. Kung maraming means para maibigay sa kanila yung needs nila, marami ding means or marami ding paraan para sila i-exploit. Oo. Yun kasi kung may dahil, kung may paraan, tama, ang tawag sa ganun, ma'am, kapag pag may ginusto na ikaw ay maabuso, gagawa ng paraan. Yun, tama yan. So sabi nga natin, yung mga abuser kasi mga magagaling yan na talagang binabantayan nila yung mga bata natin, no, na nagpe-pretend sila na mga kaedad ng mga bata, makikipaglaro, no. Opo. At the same time, baka mamaya sila ay na-abuse na pala. So mga nanay, kailangan hindi mas magaling ang mga bata natin dun sa aspeto ng computer, kailangan makasabay tayo. Opo. For them na maprotektahan natin. Opo. Sila, di ba? Tsaka dapat talaga supervision, dapat po kilalang kilala natin, kilala, dahil ito, sabi nga natin, di ba po, ang panahon ng ECQ ay isa rin yung paraan, hindi lang para maligtas tayo sa sakit. Mm-mm. Isa rin po yung panahon at paraan para mas makilala natin ang ating mga anak, ang ating mga asawa, ang ating mga kapamilya. So, kapamilya, kapuso, hindi po yun ang ibig sabihin. So, ano po, mas magbigay po tayo ng time to get to know each other for our own safety rin po and protection. Yeah, po? Actually. Oh yan, may comment si Ma'am Mary Lou. Doon siguro sa ating safety tips, no? Opo. So, ayan, ang sabi niya dyan.
Do not downplay even the slightest symptoms. Have yourself checked by medical expert at huwag makinig sa sabi-sabi lang. Equip yourself with knowledge and facts backed up by medical studies and scientific evidences. To some people, if we are not medical practitioner, do not play infectious disease expert because wrong medical advice like use of antibiotics without doctor's prescription may jeopardize other people. Do not self-medicate. Seek medical expert's advice. Yes. Yan ay galing kay Ma'am Mary Lou. Okay, tama naman parang po yan. Parang nandito talaga sa Ma'am Mary. Yan, ramdam na namin yung presensya mo. Oh. Yan, so batiin din po natin dahil nag-comment po ang ating Ma'am Mary. Tingnan na naman natin yung mga nag-love, nag-heart react po pala. Si Ma'am Maureen De Castro Serapion, Sheshiman, sorry, Lenlen Lizardo Malate, Melody Coli Papabautista, si Ma'am Melo, Rio Rio, Rain Mendoza, at si Shobby Angelo. Yan, hello po sa inyo. At meron pa po ba? Okay na po. Uh-huh. Meron pa po pala sa like si Armani Silva, Shane Turqueza, Flora Soltura, Espisua Marvida. Yan, magandang tanghali po. From Barangay Bukal, Maureen De Castro Serapion. Magandang tanghali din po sa inyo. So yan, tama po yung sabi ni Miss Mary o ni Ma'am Mary. Totoo po yun talaga. Huwag po tayo mag-eksperimento. Tayo po ay makinig. Sabi nga po kanina, di ba, yung sa news, yung mga resources na napagkakatiwalaan. Mm-hmm. So, huwag po basta-basta sabak ng sabak. Kasi minsan, sa halip na gumaling, lalong lalala. Yes, especially yung may mga dati ng sakit. Opo. No? Yun, ingatang maigi. Yeah. Lalo na yung may mga existing na sakit. Oo. Sila po kasi yung isa sa mga kabilang sa mga vulnerable, mga prone sa sakit ng COVID. So yan, so sabi nga po natin kanina, ang pagtigil sa bahay is for protection and balik po tayo for at time din po para makilala ang ating mga kamag-anak o mga anak. Yan. So ano po ba to, ang maganda po talaga niyan ay iwasan po natin na hindi makilala ang ating mga anak sa panahon ng pandemya. Kasi minsan ang nangyayari po sa mga nanay, sa mga tatay, nakafocus sila sa cellphone. Oo. Minsan kaya, po ako, guilty ako niyan. Kanya-kanya na lang eh, no? Opo. Kanya-kanyang, parang wala nang banding. Opo. Kanya-kanyang banding sa cellphone. Nakaka-guilty kasi yung anak mo nakatingin sa'yo. Mm-hmm. Kasi po, ang anak po namin ay syempre baby pa. So, syempre siya hindi niya masasabing, Nay, tingnan mo ako. Tay, tingnan mo ako. So, kailangan talaga magbigay po tayo ng oras para sa ating mga anak. Yan. So, dito po, nasabi niyo po kanina, kailangan ng strict supervision. Actually po, dun sa study na nabanggit ko po kanina, binanggit din po yan. Dahil nga lockdown, mas mahirap pong humingi ng tulong dahil na sa mobility restrictions. Pag sinabi mo mobility restrictions, yung syempre hindi ka makalabas ng bahay, hindi ka makakilos ng ayos. Oo, walang sasakyan. Yes, tama po yun. Lalo na nung last na ECQ year, kasi walang transportation. Sa ating lugar, walang transportation. Wala. Yun, no? Ngayon po, buti na lang po, meron po. Kahit pa paano, meron na. Oo. Pero nung mga panahon talaga na wala, so meron tayong mobility restrictions. Dahil dyan, ipinag-utos po ng gobyerno last year noong April na mag-full operation ang VAW desks at saka ang Barangay Council for the Protection of the Children or yung BCPC po na tinatawag. Uh-huh. Lahat ng barangay sa Pilipinas nag-fully operate po sila. Kasi nga, hindi naman natitigil ang mga cases. Ang abuso. Totoo po. Gaya nga ng nabanggit kanina, minsan ang sariling bahay nangyayari ang pang-aabuso. Opo. So kung hindi tumigil ang pang-aabuso, dapat din hindi tumigil ang serbisyo para sa mga naaabuso. Yes. Actually, ang City Social Services Department naman in cooperation or ano natin sa mga baudes natin ay patuloy din tayo na nakikipag-ugnayan sa kanila about dun sa kung paano natin mababantayan din ang mga kabataan natin at mga kababaihan natin sa barangay. So, hindi tayo
sabi ko nga, natigil dun sa aspeto ng pagtulong. So, pag may mga call tayo na kailangan natin i-respond, no? So, nagawa din tayo ng paraan para sila ay ma-rescue. Yun nga, yung nabanggit ko nga kanina sa'yo na na-rescue natin. Diretso pa rin. Diretso pa din. So, kailangan natin bago maipasok sa shelter, so, diretso pa rin na magkakaroon sila ng mga COVID test para naman maprotektahan din natin yung mga maganda nasa loob. Maganda nga po yung nangyari, ma'am, kasi na-rescue niya na siya dun sa case niya. Mm-hmm. Tapos, na tugunan niya pa po yung health. Problem pala, COVID positive. So, diba? Kailangan natin siyang i-manage din yung kanyang health. Ano. So yan, tama po yung sinabi niya, ma'am. At dahil po dyan, ipapasok ko na po ang chapter 4. Mm-hmm. Rights and Empowerment, Section 9, Protection from Violence ng Magna Carta of Women. So sabi po dito, the state shall ensure that all women shall be protected from all forms of violence as provided for in existing laws. Agencies of government shall give priority to the defense and protection of women against gender-based offenses and help women attain justice and healing. Yan. So, justice and healing. Sa letter B po nito nakalagay, women shall have the right to protection and security in situations of armed conflict and militarization. Towards this end, they shall be protected from all forms of gender-based violence, particularly rape, and other forms of sexual abuse and all forms of violence in situations of armed conflict. Mm-hmm. The state shall observe international standards for the protection of civilian population in circumstances of emergency and armed conflict. It shall not force women, especially indigenous people, to abandon their lands, territories, and means of subsistence, or relocate them in special centers for military purposes under any discriminatory condition. So dito po, armed, ang nangyari po of armed conflict. So kahit na may kaguluhan pa sa paligid, kailangan pa rin sa alang-alang ang welfare ng mga kababaihan, yung security po nila. So dapat, yes, lalo na ng mga bata rin po. So dapat silang malayo pa rin sa rape, sa anumang sexual assault na pwede mangyari sa kanila, even kahit magulo ang paligid. Okay, so letter C po, all government personnel involved in the protection and defense of women against gender-based violence shall undergo mandatory training on human rights and gender sensitivity pursuant to this act. Mm-hmm. So dito po, ang mga may kinalaman sa pagbibigay ng serbisyo tungkol sa protection at saka sa defense ng women under against po pala gender-based violence, dapat sila din natitrain. Mm-hmm. Dapat meron silang meron po silang kaalaman, yes, sapat na kaalaman para maibigay yung serbisyong kailangan ng mga naaabuso. Yes. Yan. So, meron din po tayong tinatawag na gender sensitive. So, ito po yung pwedeng sabihin natin GSTs. So, dapat sila po ay very well familiar po. Very familiar po pala dun sa GST. Mm-hmm. Letter D, all local government units shall establish a violence against women's desk in every barangay to ensure that violence against women cases are fully addressed in a gender-responsive manner. So, ito po yung dahilan kung bakit meron tayong women's desk sa ating mga barangay. Tama po yan. So, sabi nga natin, yung mga women's desk natin, ini-equip natin yan. Mm-hmm. Dun sa tugon naman dun sa letter C. Opo, sa letter C. So, kaya tayo, binibigyan natin sila ng mga trainings na doon sa aspeto ng mga laws on women, laws on children, lahat ng klase na law na sa palagay natin na dapat nilang i-implement. Mm-hmm. Ang RA 7610, 9262, 9208, yeah, mga yan, trafficking in person. So, binibigyan natin yun sa kanila. At the same time, hindi lang ang mga BAUDES natin, pati na rin ang ating mga social workers. Mm-hmm. So, continuously, binibigyan natin sila ng mga trainings at saka yung mga house parent natin na nag-handle sa mga kabataan natin sa mga shelters. Iyan naman ay pinopondohan ng ating mga gender and development fund. So nabanggit din dyan na meron din silang trainings, no? In-depth trainings and knowledge on human rights and gender sensitivity. So mga women's desk, mga social workers o mga house parent natin. Basta lahat ng may kinalaman, lahat na may kinalaman. So kailangan talaga kasi yon nung servisyo natin, dapat alam natin kung paano natin tutugunan at mag-response dun sa aspeto ng mga pag-aalaga natin sa mga pag-handle ng mga cases. Yes, tama po. Tama familiar po yan, tayo dapat.
Yes, the reason po, sabi nyo nga po, kung bakit naglalaan po talaga tayo ng pondo para sa mga activities na yun. Kasi mahalaga po siya. Mm-hmm. Essential siya. Yeah, essential. Parang, parang ano, may lugaw yan, no? Hindi po siya, katulad po ng lugaw, siya po ay essential na essential. Essential po siya. So yan. Ano pa po ba ang, tama po, nasabi nyo na po na social workers, mga VAUDESC officers, yung kailangan po talaga nila ng training, and that is essential. Okay. Aside from that, Naya, meron pa din tayo na sa MCW na Section 10, sabi dyan, women affected by disaster, calamities, and other crisis situations. So ito yan. Women have the right to protection and security in times of disaster, calamities, and other situations, especially on all phases of relief, recovery, rehabilitation, and construction effort. The state shall provide for immediate humanitarian assistance, allocation of resources, and early resettlement if necessary. It shall also address the particular needs of women from the gender perspective to ensure their full protection from sexual exploitation and other sexual and gender-based violence committed against them. So sabi nga natin, di ba, dun sa disaster kasi, di ba, pag na-deplace na sira ang mga bahay, so napunta yung mga kababaihan natin kasama ng kanilang kapamilya pati mga bata sa evacuation center. Opo. So dapat yung evacuation center din natin ma-provide lang din sila na safety din sila. Opo, doon yung lugar lalo na yung mga buntis natin na kailangan din meron silang mga yung mga medical staff din natin nandun din sa nakaagapay po. Oo, nakaagapay. At ang mga bata din natin, binibigyan din natin ng mga programa kahit nasa evacuation center sila. So sabi niya, responses to disaster situation shall include the provision of services such as psychosocial support. So yan, kasi syempre pag nadidepress yung ating mga kababaihan at kabataan, hindi man kababain, minsan may mga lalaki din nadidepress. So kailangan natin yung mga psychosocial support and livelihood support kasi nga dahil wala na silang pinagkakakitahan. And education, psychological health, and comprehensive health services including protection during pregnancy. So kailangan natin talaga na bigyan sila ng mga tamang mga programa, no? Kahit na yung sabi natin in times of calamities and disaster. So kailangan talaga natin i-provide pa din. Opo. Continuously. Dire-diretso. Kaya nga, doon naman sa mga babae natin na in times of disaster, no? So, calamities na nanganak, hindi safe doon sa evacuation center. Mm-hmm. We can accommodate them temporarily doon sa Women Crisis and Therapy Center natin na funded ito ng Gender and Development Fund. And so, maganda po. It's a good thing po, ma'am, na meron po tayong ganan dito sa Kalamba. At saka, even sa panahon po ng pandemic na manggit nyo nga po kanina, continuous pa rin po yung operation ng ating center. Yes. Pati kahit yung mga shelters po natin. Oo, lahat ng shelters natin dito sa Kalamba. Yan. So, balik po tayo sa sitwasyon. Kasi po, ito po yung, ang sinabi po namin ay, yung ito po yung mga patunay na talagang meron pong inilalaang tulong sa mga kababaihan for their security. Nakalagay po yan sa batas sa ating MCW. So ngayon naman po, babalik po tayo sa sitwasyon ng mga kababaihan ngayong pandemic tungkol naman po sa kanilang security. Pero syempre, bago po yan, tayo po muna ay makinig ng isang awitin. Here's the song Roar by Katy Perry.
Roar by Katy Perry, Roar. Yan. Para sa lahat po ng mga kababaihan, let's continue to be brave and give our best roar para labanan ng pandemyang ito. Yan, tayo pong lahat ay lumaban na tulad ng mga leyon. Yan, itaboy po natin yan. So ngayon po, tuloy po tayo sa ating discussion. Yan. Yan, sabi, punta naman tayo sa healthcare ng mga kababaihan. Ngayong pandemya kasi, especially ngayon ECQ, hindi ganun kadali magkaroon ng access sa healthcare. Opo. Lalo na sa mga babaeng may special condition, tulad na lang ng mga senior citizens at mga buntis. At isama na rin natin dyan yung mga vulnerable groups. Opo, tama po yan, ma'am. Ay, nagkamali pala ako nang sabi kanina. Ang atin po palang didiscuss ngayon ay tungkol na sa healthcare. Healthcare pala, tapos na po yung security. Oo. Yan. So actually po, mahirap po talaga yung buntis. Kasi po, diba, last, sa mga last nating episodes, nabanggit na nga po namin ni Mary. Naranasan po namin yan. Uh-huh. Siya po, ang alam ko po sa kanya ay before mag-ECQ, siya ng anak. Pero syempre yung anak, yung kanya pang pag-aalaga ng kanyang baby during the ECQ na, so mahirap po yung unang bagsak, unang bagsak ng ECQ. Opo, sa atin. Ako naman po, habang nagbubuntis ako, yun talaga yung bumagsak yung ECQ. Mm-hmm. Ang ano po, ang hirap po talaga kasi ang hirap pong makakuha o magkaroon ng access sa kailangan mo kasi mga check-up. Opo, no? Totoo po yun. Check-ups minsan na de-delay po siya. Mm-hmm. Or kung hindi man siya ma-delay, ang hirap pong isuong yung sarili dun sa lugar na hindi mo alam kung sino ba yung infected, sino ba yung may sintomas, o baka ako magkasintomas ako. Siyempre, ang iniisip niyo po, buhay niyo at saka buhay ng baby. Tama po yan. At saka, isa pa po sa mahirap dyan, kasi po, ang experience ko po talaga, di buntis po ako ng pandemic, ng ECQ nung unang bagsak last year po. At hanggang sa mga nakako, syempre, andiyan pa rin po yung pandemic. So, lahat ng mga kailangang mga requirements sa ospital bago ka manganak, bago ka operahan, bago ka ECS, kasi ba CS po ako. So, kailangan magawa mo yun lahat. Ang ano po nun, i-suspob ka or irarapid ka. Ganun po ang nangyari sa akin eh. So, ang nangyari po sa akin, inirapid po ako. Pero, meron po akong mga kakilala na sila po, binigyan sila ng option. Buntis din po siya, mga anak din po siya. Normal naman po yung kanyang delivery, pero ang nangyari po sa kanya, binigyan sila ng option. Doon po kasi sa ospital na pareho namin pinagpanganakan, pag ikaw ay nagpa-swab, pwede kang tumigil dun sa kanilang lugar, dun sa facility nila, kasi dalawa po yung building ng ospital. Sa facility nila, pwede kang mag-stay dun sa facility na walang may kaso ng COVID. Kapag nagpa-swab ka. Okay. Opo, kaya lang, medyo pricey. Mahal. Medyo pricey siya. Kami po, ako po, nung nanganak ako, inisip muna namin, syempre, ang pera naman po babalik. Opo. Pero yung health buhay. Ng baal, tama po. Pahina. Ang hirap po. Ang Tutugal hirap mag-risk. Eh, no? Yes, tama po yun. So, pin-refer namin kahit medyan masakit sa bulsa. Talagang doon po kami pumunta. Doon po sa isolation. Kaya lang po, may kakilala ako dahil talagang, syempre, mag-wake ka over money. At saka yung, syempre, hindi naman po lahat merong access sa money. So, ang nangyari po talaga sa kanya, dahil ang hindi po siya nakapagpaswab. Rapid lang yung kanya. Hindi, wala rin wala po talaga din. As in. Ah, wala. So, ang nangyari po, dahil ano naman talaga sila, alam naman niya na wala talaga silang case. Okay. Wala talaga silang COVID. So, dahil ang sinusunod ng ospital, hindi ka nagpaswab, hindi ka nagparapid, dun ka pupunta sa facility na may mga cases. So, hiwalay lang ng wrist, no? Opo, hiwalay lang ng floor. Okay. Pero dun sa building na yon, nandun yung mga kami cases. So, awa naman po ng Diyos, walang nangyari sa kanila. Kaya lang, alam niyo po yung isip ng baka may dumating dito, baka may ganito, baka may ganyan. So, yun po yung talagang bukod sa health mo, yung mental. Yes, mental. And ang hirap so, po actually, talaga. Actually, yun yung nataas ngayon eh, yung mga mental ano natin. Diba? Kasi, kailangan, kay, kumbaga, yung pag-iisip mo na baka ikaw ay malalinan. Mm-hmm. So, kailangan din natin matugunan yung mga mental health problems na yan. Kasi anxiety ang taas eh. Opo. Diba? So yun yung problema natin. Dumating pa nga di po ba sa point na yung mga nagkakaroon ng case, hindi ko lang po alam kung sa atin or sa ibang bansa, nagpapakamatay na sila. Uh-huh. Kasi ano po, parang
ang dating sa kanila, nagkasakit ako, paano pa ako makikihalubilo, paano pa ako tatanggapin ang kamag-anak ko, ganyan-ganyan. Kasi yun yung mga panahon na ang COVID po ay bago-bago pa lang. Oo. So, hindi parang nila makanda. Ano, parang wala nang pag-asa. Yan po ang nangyari. So, yan po. Ang nangyari, yung napunabanggit ko sa inyo kanina, nagkaroon po ng isolation kami dun sa ospital. So, mabanggit ko lang po, maisingit ko lang po. Yeah. So, isolation po, meron po tayong term na isolation at saka quarantine. Kasi minsan po parang napapag-exchange po natin yung terms na yun, yung dalawang terms. Meron po pala yung difference. So, ang isolation po, ibig sabihin yan, separation of sick people with a contagious disease from people who are not sick. Uh-oh. So, ibig sabihin, meron ka ng existing na sakit. Sakit ka, i-isolate. I-isolate ka. Therefore, isolation intends to treat and monitor suspect, probable, and confirmed cases. Pag naman po sinabing quarantine, it refers to the separation and movement restrictions of people who were exposed to a contagious disease to see if they become sick. So, ito, wala pa po, in-observe ka. Oh. So, under quarantine. So, yun yung dalawa. So, ibig sabihin, pag na-isolate ka na, you're confirmed na meron kang contagious. Mm-hmm. When you are in quarantine, you are preventing yourself, you are preventing others from encountering you. Mm-hmm. Kasi minomonitor mo yung sarili. Baka pumasa ka eh. Pumasa din sa may sakit. Oh. Yes. Yun. So, kwa-quarantine. Opo, kina-quarantine. Yan po yung pagkakaiba. So, mahirap po talaga. Yung nabanggit po natin kanina, kapag ikaw may special condition, mahirap po talaga. Buntis, matanda, mahirap po talaga. Kayo po ba, ma'am? Mm-hmm. Nung nagkaroon kayo na experience, meron po ba kayo naging struggles dun sa mga past ECQs natin? Well, actually, nakailang beses na akong i-quarantine. Oo, yung first time kong ma-quarantine, talagang ako'y, alam mo, yung takot-takot ako kasi parang sobrang baka ako'y magkaroon na ng COVID, di ba? Iisip. Mm-hmm. So more on, nahirapan ako mag-quarantine doon sa aspeto ng pag-iisip, mm-hmm. di ba? Pero nitong pangalawa kong ma-quarantine, ang ginawa ko na lang ay, alam mo yun, hindi na ako nag-isip. Ang ginawa ko, kumain ako, pinalakas ko yung aking katawan. Yung so, system, tama po. Healthy living na. Healthy living talaga. Fruits dyan, vitamins, so inom ng maraming tubig, tama so po. Mga ganyan. So, kailangan pag nagka-quarantine tayo, huwag na tayong sumobrang mag-isip. Parang kasi pag na-stress tayo, lalong ang ating... sabi nga natin ang sarili natin para mas bumababa yung immune system natin. Kaya dapat ayusin relax natin lang, yung relax. Pero hindi yung pag-relax naman natin ay ayusin, kumbaga bigyan natin ng tamang pagkain yung katawan, di ba? Relax natin ang isip natin. At the same time, minum tayo maraming tubig with lemon, yung mga ganyan. Mm-hmm. So, yan yung mga tips din na maibibigay natin. Tama. Maging masaya. Yan. Nating ano. So, pero kahit nga may kahirapan ng sitwasyon, tuloy pa rin ang serbisyo. Opo, hindi mawala yun. So, sabi nga, kahit bangon, kailangan magtrabaho, mm-hmm. di ba? So, nakalagay yan sa chapter 4 pa rin ng MCW section 17. Women's right to health. Mm-hmm. Sabi dyan, comprehensive health services, the state shall at all times provide for a comprehensive, culture-sensitive, and gender-responsive health services and programs covering all stages of women's life cycle and their, which addresses the major causes of women's mortality and morbidity. Provided that in the provision for comprehensive health services, due respect shall be accorded to women's religious conviction. For the right for the spouses to found a family in accordance with their religious conviction and the demands of responsible parenthood. The rights of women to protection from hazardous drug, devices, intervention, and substance. So yan yun ano. So sabi nga natin, yung ating City Health Office ay continuously nagbibigay yan ng mga programa, especially yung sa mga kababaihan natin. Kaya nga tayo may mga lying in center na ngayon. At especially sa panahon ngayon. Sa panahon ng pandemic, naglagay din tayo ng mga, nagtayo tayo ng iba't ibang facility din para to accommodate yung mga ano natin. May mga COVID cases natin. Yan. So, under pa po nito, ito po yung mga sumusunod. Maternal care,
to include pre and postnatal services to address pregnancy and infant health and nutrition. So, ito po, ito ay alam ko po talaga, ibinibigay po itong available ng CHO po, ng ating pong City Health. Uh-huh. Pangalawa po, promotion of breastfeeding. Kahit naman saan, meron ganyan, promotion of breastfeeding. Sabi nga sa commercial, breastfeeding is best for babies until 2 years of age. Yes. Yan. So, responsible, ethical, legal, safe, and effective methods of family planning. Yan. Mm-hmm. Family planning, nabanggit na rin po natin sa nakaraan. Ay na, oo. Okay. Family and state collaboration in youth, sexuality education, and health services without prejudice to the primary right and duty of parents to educate their children. So, may kinalaman din po tayo sa youth yung sexuality, sex education actually. Parang ganun po eh. So, pinaprevent sila na maging, na sila ay mapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman tungkol doon. So, pinaprevent natin early pregnancy. Oh, tama diba? Po yan, mama po. Prevention and management of reproductive tract infections including sexually transmitted diseases, HIV and AIDS. So, yan ay self-explanatory naman po. Prevention and management of reproductive tract cancers like breast and cervical cancers and other gynecological conditions and disorders. So, may kinalaman po sa reproductive health ng mga kababaihan. So, ito po ay ina-accommodate din po. So, ina-accommodate natin yung mga kababaihan na may mga gantong sitwasyon. So, binibigyan natin sila ng services. Next po, prevention of abortion and management of pregnancy-related complications. So, sa atin po kasi, hindi naman talaga tanggap ang abortion. Apo, so prevention of abortion. So syempre, alam nga namang ikaw bumubuo ka ng baby tapos hayaan mo lang na ma-abort siya. So lahat ng paraan para mabuhay si baby, gagawin po natin. So ibibigay din po 'yan ng ating service po ng ating CHO, ng ating health centers. Yan. In case of violence against women and children, women and children victims and survivors shall be provided with comprehensive health services that include psychosocial, therapeutic, medical, and legal interventions and assistance towards healing, recovery, and empowerment. Uh-huh. So, dito meron din tayo yung mga, sabi nyo nga po kanina, may mga cases sa atin na abuso yung ina, na apektuhan din ang anak. So, atin po rin silang, atin po silang ina-accommodate, binibigyan sila ng mga serbisyong psychosocial, so hindi lang physical. So, iba't iba pong mga interventions, legal interventions, binibigay din po sa kanila assistance para po sila ay ma-heal, maka-recover at ma-empower. So, itong number 8 na to, ang primary na nagbibigay ng services nito ay ang City Social Services Department. Na nandun nga, nilalagay natin sila sa mga shelters, protective shelters natin, na Women Crisis, tsaka yung Kalamba Children's Shelter, Hope, na kung saan bibigyan natin yung mga rehabilitation programs na no, at saka yung mga therapeutic. Opo. Especially yung mga may mga nagdaang mga hindi magandang experience. Opo. So yung mga therapeutic programs ay binibigay natin para makaalis sila doon sa ganung pakiramdam. Sitwasyon, oh, tama. At kahuli-huli nakalagay po ma-empower sila. Yeah. Syempre, i-heal, makaka-recover, kailangan din ma-feel nila na tapos na ako. I'm done with this. I have gained or I have earned my success sa at laban. At ibinibigyan din natin in due coordination with Kalamba Manpower, no? So, nagbibigay sila ng mga skills training sa mga bata. Opo. Sa loob. Nang sa ganon, pag labas nila, equipped sila. Empowered na sila. Yes, kaya na nilang mabuhay at tumayo. At pwede sila ng makatrabaho. Yes. Oo. Tama po. Yan, maganda dyan. Yan. So next po, prevention and management of infertility and sexual dysfunction pursuant to ethical norms and medical standards. Yan. Mm-hmm. Then po, care for the elderly women beyond their childbearing years and management, treatment, and intervention of mental health problems of women and girls. So yan po. So itong number 11, ito ngayon yung aming pinapangarap na program, no, na magkaroon tayo ng mental health programs and services sa mga kababaihan natin at saka mga kabataan na dumadaan dito sa mga ganitong problema. Actually, may batas na tayo. Mm-hmm. Pero, yun ay para sa health. Pero kami sa social welfare ay parang nangangarap kami na magkaroon tayo ng mga ganito na programa. Nang sa ganon, yung mga bata natin na may problema na hindi nila alam kung ipagpapatuloy ba nila ang kanilang pagbubuntis kasi hindi sila ready. Opo. So at least meron man lang silang matawagan
at the same time makausap na magbibigay sa kanila ng advice, mga magandang direction. So yes. So kasama na rin po dito, aside from that, meron din tayong healthy lifestyle activities. In-encourage po yan sa pamamagitan ng programs and projects po na ginagawang strategies para ma-prevent yung iba't ibang mga diseases. So, healthy lifestyle. Siguro meron diyang may kinalaman ang yun sa pagpapalakas ng katawan, exercising, mga ganyan. So, kanya-kanyang strategies po na tungkol sa pagpaprevent sa mga kababaihan na magkaroon ng mga diseases. Yan, kasama din dyan ang comprehensive health information and education. Mm-hmm. So, kailangan natin silang i-educate ang community, no? The state shall provide women in all sectors with appropriate, timely, complete, and accurate information and education of all above stated aspect of women's health in government education and training program with due regards to the following. Number one, the natural and primary rights and duty of parents in rearing of the youth and development of moral character and rights of children to be brought up in an atmosphere of morality and rectitude for the enrichment and strengthening of character. So, sabi nga natin, may mga ang social welfare, merong parent effectiveness service program, mm-hmm. no, na ibinibigay. Meron tayong responsible parenthood doon sa mga ino-orient sila, 'di ba? So umpisa pa lang yung mga parent yung mga PMC, 'di ba? Mm-hmm. Binibigay agad-agad para nang sa ganun yung mga nanay ay magkaroon na rin sila ng kaalaman sa pag-aalaga ng kanilang mga paano anak. Maging maayos na magulang. Oh, the formation of person's sexuality that affirms human dignity and ethical legal, safe, and effective family planning methods including the fertility awareness. Ano mabibigay na to ng CHO? No? Opo. Yan. Yan. So, pero syempre, kahit lahat po ng nabanggit natin yan, meron tayong access sa healthcare. Mga uh-huh. kababaihan po ito, uh-huh. no? Kahit na patuloy ang healthcare services na iyan, syempre, ngayong panahon ng ECQ, meron pa rin tayong sinusunod na protocol. Yes, tama. Yan. At ngayong panahon ng pandemic, ngayong panahon ng ECQ, mas makakatulong po tayo kung susunod po tayo sa mga guidelines na yan. Yes. Kasi po, wag nating gawing dahilan na, ayun, papagamot ako. Pero hindi naman pala magpapagamot. Mm-hmm. Gagala lang si buntis. Yeah. Kasi gustong lumabas ng bahay. So, wag pong ganon. Lahat po ng paraan para tayong makatulong na hindi na kumalat pa ang COVID, atin po itong gawin. Okay, tama yan, Naya. Hindi lang kasi buhay natin ang kasalalay sa pagsunod natin. Buhay ng asawa, anak, kapatid, kaibigan, at lahat ng taong kakilala natin na ay nakasalalay sa atin. Mm-hmm. So sa ngayon nga, nakakalungkot kasi ang COVID cases natin ngayon, hindi lang pa isa-isa sa pamilya, kundi buong pamilya na ang naaapektuhan, di ba? Mm-hmm. So may kakilala nga kami, buong pamilya. Oh, isa lang ang na-spare, yung baby lang. Sino mag-aalaga ngayon sa baby? Kaawa naman. Pero hindi naman yan sinasadya. Ang masakit lang dito, na-expose yung asawa. So umuwi sa bahay, hindi niya alam na meron siya. So nahawaan na yung pero anak. Pero ano naman po, mamula naman silang nararamdaman na matindi? Actually, yung napa-hospital ay dalawa yung mag-asawa. Tapos yung parang nanay nung isang, pati nanay na hospital. Pero hindi naman ganon ka. Tindi yung tama. Patindi ang tama. Oh, pero at least, di ba? Pero nakakaawa lang kasi nung itinest, ang baby lang ang na-spare. So, sino mag-aalaga sa baby? Yun ang problema. At may isang nga rin nakapagsabi sa amin na yung bata ngayon, merong isang bata ngayon na yung pamilya, kasi buong pamilya ay positive, inano na lang muna siya sa simbahan. Mm-hmm. No? So, kawawa naman. So, sabi nga natin, kaya hanggat makayang mag-ingat, mag-ingat tayo. Yes. As of April kasi, nitong April 5, 2021, ang bilang na may COVID sa Pilipinas ay umabot na ng 795,051 cases na. Ang dami. Napakalaki, di ba? Pero alam naman po nating lahat, available po ang vaccine. Pero kahit na available po yan, ang vaccine, hindi pa rin po isa dahilan para hindi po tayo mag-ingat. Priority po ngayon ang frontliners natin dahil sila naman po talaga yung unong sumasabak para matigil na yung pagkalat ng COVID. Darating din po yung panahon, yung punto na lahat po tayo pwedeng magpabakuna at maging normal na ang paligid. Pero ngayon po,
Habang naghihintay po tayo, patuloy po tayong manalangin at syempre mag-ingat din para sa kabutihan ng lahat. Huwag pong maging pasaway. So sabi nga natin, hindi komo tayo ay may vaccine na, ay magiging... Wala na. Kasi hindi naman 100% talaga na talagang tatanggal na ang COVID once na tayo ay nabakunahan. Kaya dapat yung safety measure pa rin ay ating susundin pa rin. So habang nag-aantay tayo no, na tayo ay mabakunahan, kasi nga kami, kahit kami nabakunahan na ng first dose, talagang kailangan, hindi pa rin, kailangan pa rin natin na magbantay pa rin tayo. O tama, bawal magpasaway ha. So ayan, mga kapulso, natapos na naman tayo ng isang oras nating usapan. Abangan nyo po uli kami sa susunod na Martes para sa pag-usapan ng mga isyong may kinalaman kay Juana at Juan. So magbabatiin po ba tayo dyan? And si Derma, para po, gandang tanghali po. Tanghali po pong from Barangay San Imi o Sergio. Gandang tanghali po sa lahat. Ay, lahat po. Barangay Palo Alto. So binabati din po natin ang ating ama ng ating lunsod, no? So si Mayor Timmy Chipeco. Happy birthday po. Yan. Si wedding anniversary din po ng ating kasamang si Ma'am Salve Benliro. Na ngayon ay busy sa pag-preparation ng ayuda. At binabati ko rin ng aking kapatid na si Gina at ang kanyang sumakabilang buhay na asawa. Yan, happy anniversary. Kahit solo tayo, mag-celebrate pa rin tayo ng anniversary. So ako bukas ako eh. Happy anniversary, ma'am. Bukas kami ng aking namayapang asawa. Yan. So, binabati ko rin po ang aking mga dating co-teachers po sa Calamba Christian Academy. Ang aking pong mga magigiting na co-teachers at mga pinsang ko rin po yun, mga tito at tita din po. Yan. So, sila po ay mahilig mag-share. Nakakita ko palagi sinishare po ito. Yan. Siguro so, makakaabot naman tayo sa ano, no? Sa Italy, ang aking BFF na si Remy Remedios Lizardo Luna. Ha? Belated happy birthday, sweetheart. Wow. Yan, so habol po si Miss Mary. Get well soon sa lahat ng may karamdaman ngayon. May God's healing hands be upon you. Get well soon po sa inyong lahat at kayang-kaya po natin dito. So yan God's po. Grace. Yes, tama po yan. So mga kapulso, daman namin kayo dito sa Pulso ni Juana. Suma sa inyo ang pulso ni Juana. Magsama-sama tayong muli sa ganito pa rin oras para sa mas makabuluhang talakayan tungkol sa kababaihan at pamilyang Pilipino.